Mushroom, maraming salamat po at ngayon po ay 1,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po talaga sa inyo. At dahil po sa tulong ninyo ay naisipan ko pong gumawa ng bagong video na sa palagay ko po ay makakatulong po talaga sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang na magpatubo ng mushroom. Hindi pa nila alam kung saan makakibili ng mga materials. Ngayon ay malalaman niyo na kung saan tayo makakabili. Kaya tune in lang po kayo sa aking video at just relax. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, iniimbitahan ko pa kayo na i-click yung subscribe button sa ibaba at pati na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. At sa kung magustuhan niyo ang video ko, please paki-like na lang po at paki-share na rin po sa mga kakilala ninyo. Maraming salamat po. Napakasimple lang po talaga. Pag makita niyo po ang video na ito, para po kayong nabunutan nito ng tinik. Una is mag-download ka muna ng online shop or kagaya nito, Lazada. Pwede ring mag-download ka ng yung Shopee or any online shop na pwede mong gamitin para makabili ka ng mga materials na gagamitin mo sa pag-produce ng mushroom protein bag. Kapag nakapasok ka na sa online shop, napakadali lang po na makabili sa kanila ng mga materials. Halos lahat po ng materials ay nandoon na. Nagaya nito. Pasok tayo sa Shopee. Shopee ang gagamitin natin. I-search natin ang plastic bag for mushroom. At dyan lalabas ang iba't ibang mga plastic bag na brand na nagbibenta. Maraming nagbibenta ng mga plastic bag or yung plastic na ginagamit natin sa mushroom. Una, tignan muna natin itong meron kasing mahal na mga plastic bag kagaya nito. Nagkakahalaga ng 581 hanggang 1,092. Ito yung mga ginagamit sa Amerika. Yung mga dahil mahal ang mushroom nila, mahal din ang ginagamit nila dahil nababawi rin nila sa kanilang production o kanilang pagbibinta. Pero ang titignan natin ngayon ay ang ginagamit ko sa paggawa ng mushroom protein bag. Itong PP bag for mushroom protein. May sa kanilang shop, ang pangalan ng kanilang shop ay Easy Shop. Easy Plastic. Mayroong iba't ibang sizes. Ito ang pinakamaliit na may size na 5 1/2 by 12 1/2. Meron din silang iba pa na size. Ito 6 by 12 PP bag. Ito ang karaniwang ginagamit ng mga mushroom grower. 6 by 12, may size na may thickness na 002 at may thickness din na 003. Mayroon ding 6 by 12 1/2 at mayroon ding 6.6 1/2 by 12 1/2. So kayo na lang po ang mamili dyan. Mayroon din ang pinakamalaki 7 by 14. Ito yung mas prepare na ginagamit din dahil malaki ang fruiting bag, yung plastic bag, malaki din ang bunga. So ayan na po. Kung nahihirapan ka na sa pagbili nito, dito na po ang sagot sa katanungan nyo. Ayan na. Ang gagawin nyo lang is i-click nyo ang buy, tapos lagyan nyo kung ilang bags o ilang pack ang i-order ninyo, tsaka i-buy in. At yun, lalabas na ang sa shipping yun. At napakadali lang. Sunod nating hanapin ay ang yung rubber bands.
Yung rubber bands ay pwede nating mabili sa yung local area natin. Meron na tayong nabibili sa yung sa toy store at saka yung sa grocery store meron din nagbibenta sa mga mall. Pero kung wala talagang nagbibenta diyan sa inyo at nahihirapan kang maghanap, pwede mo itong bilhin na rin dito sa Shopee. Marami kang mahahanap dito at sa pag-search mo lang, marami kang makikita at ang gagawin mo lang is hanapin mo yung pinakamura kagaya nito. Ang presyo ng isang kilo ay 180 pesos. So, para malaman mo rin ang shipping niya, kailangan mong i-buy in. Kinakailangan itong rubber band sa paggawa talaga ng mushroom protein bag dahil isa ito sa pinakaginagamit natin para maging maganda yung protein bag na ito. So, makikita mo yan. Kung gusto mong tingnan yung magkano ang shipping pay, pwede mo yung i-click yung mga button dyan para malaman mo. So, ngayon, nakita niyo napakadali lang pala maghanap ng mga materials na ginagamit sa paggawa ng mushroom protein bag. Hindi ka na maghihirapang mag-umpisa na mag-production ng mushroom protein bag. Kung gusto niyo ring malaman kung ano ang yung mga tamang pag-mix, tamang paggawa ng mushroom substrate, ilalagay ko sa description below para makita niyo ko kung paano. Paano kayo mag-composting, ang tamang sukat ng mix, ng molasses, ng yung lime. Ilalagay ko yung description sa ibaba, sa ibang YouTube channel, o YouTube video ko, para pag mabili na ninyo ito lahat, ay makapagsimula na agad kayo sa mushroom protein bag production. Sunod nating hanapin ay ito, mahirap din itong hanapin, yung hydrated lime. Maraming lalabas dyan, ang ipapakita ko sa inyo yun, ay ang mga ginagamit ko at yung mga proven na tested ko na mga nagamit. Ito, yung nasa picture. I-click natin at makikita nyo. Ito pong hydrated lime ay source po ito ng calcium na kinakailangan ng yung mycelium para mag-grow siya at mas lumaki pa ang kanyang bunga dahil yung mushroom fruit ay mayroon sa sustansya na calcium. So, dapat tayo mag-supplement ng calcium. Ito yung ginagamit ko, yung high grade na hydrated lime. Medyo may kamahalan pero sa nabasa ko sa content niya is 4 times na mas malakas siya kaysa sa ibang yung mas murang hydrated lime. So, sulit yung pagbili mo dahil 4 times siya na mas mabisa kaysa sa ibang hydrated lime. Marami kang kapag mapagpipilian sa hydrated lime. Ang technique lang dito is huwag mong tipirin yung halo mo sa mushroom dahil kapag tinitipid mo baka tipirin ka rin sa bunga ng mushroom puting bag mo at mas maraming mga contamination na mangyayari sa yung puting bag mo. Isa rin to sa nabili ko, ito mas mura na hydrated lime. Ang isang kilo ay 20 pesos lang. Yung panghalo talaga ito ng mushroom puting bag o sa substrate ng mushroom protein bag or sa mushroom dahil sa picture pa lang ay may mushroom na. So, ginawa talaga ito na hydrated lime na para panghalo sa mushroom substrate mo. Yung ginagamit mo na tatamnan mo ng mushroom. So, ito, probably tested ko na rin ito at maganda ang resulta. Mas
Susunod ang nating hanapin ay itong molasses. Itong molasses ay ang yung ating mushroom mycelium ay kailangan nila ng kunting sugar para mas mabilis gumapang yung mycelium natin. Ang iba, gumagamit sila ng sugar, yung brown sugar. Sa experience natin, sa experience ko, mas mabisa ang itong molasses. Kailangan mo itong, kailangan ka manghalo nito dahil para ma-enhance yung paggapang ng mycelium at ma-enhance na rin mas lumaki ang iyong bunga ng mushroom mo. So, ang presyo nito ay 36 pesos lang sa isang litro. Sa 100 kilos ng sodas, so 1/2 litro lang ang ihalo mo. So, sa isang litro, sa isang kilo, marami na ang magagamit mo. Mapagagamitan mo nito. Kahit mahal yung pagbili mo, sulit naman. So, kung nahihiraman ka, dito ka na lang bumili sa Shopee para mas mapabilis yun at hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Dahil yan din kasi ang experience ko, mahirap ang lalo na kapag nagsisimula ka pa lang, mahirap talaga ang maghanap ng mga materials. Kung sino-sino lang ang pinagtatanungan natin, pero yung napagtanungan pa natin is madamot pa siyang mag-share ng kanyang mga materials, so mawawalan ka ng pag-asa. Kaya ko ito ginawa na video para din sa mga gustong mag-mushroom maka-try din sila at hindi sila mahirapan. Sana po ay nagustuhan niyo itong video ko. Share niyo din sa iba para malaman din nila. Dahil yan talaga ang maraming salamat sa panonood. May ibang mga materials na hindi ko na-mention katulad ng PVC pipe, yung cotton. Hindi ko na-mention yun dahil madali lang yung mabili sa local area. Yung PVC pipe ay nabibili mo lang yan sa construction supply. Saka yung cotton na sa drugstore or nasa grocery store. Yung mga drum nasa construction supply din. So, kung meron pa akong hindi na-mention, pwede kayong mag-comment down below para ma-replyan ko kayo. Sa kung mayroon pa kayong mga questions, just comment down below at pwede rin kayong pumunta sa Facebook group. Mayroon, maghanapin nyo lang ang mga mushroom group or nagpapatubo ng mushroom, may mushroom group sa Facebook na pwede kayong mag-join at doon maraming nakapost doon na nagbibenta ng yung plastic bag, yung mga binhi pala ng kabuti, maraming nagbibenta sa mushroom group. So yan sa ngayon, yan lang po muna at sana po ay nakatulong ako sa inyo kahit konti man lang. Kahit yung video ko ay medyo may technical na medyo mahina ang yung internet ko sa yung Shopee, pero yung goal siguro ng video na ito ay na-achieve siguro, nakatulong ako kahit hindi ko inisa-isa pagpakita sa inyo sa ngalan ng Shopee. Search nyo lang doon at makikita ninyo. Once again, thank you po and please like my video. Welcome to my channel, Mushroom Production.